Magandang gabi sa atin lahat, mga kapatid. Muli ko kayong inaagawahan na buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Mark chapter 9. At ngayon ay babasahin natin ang mga talatang simula 33 hanggang 37. Ganito ang sinasabi. Nakarating sila sa Kapernaum at nang siya'y nasa bahay na, ay tinanong niya sila, "Anong pinagtatalunan ninyo sa daan?" Ngunit sila'y tumahimik sapagkat sa daan ay pinagtatalunan nila kung sino ang pinakadakila. Siya'y umupo, tinawag ang 12, at sa kanila'y sinabi, "Kung sino man ang nagnanais na maging una, siya'y dapat maging huli sa lahat ng lingkod ng lahat." Kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Siya'y kanyang kinalong at sa kanila'y sinabi, "Ang sino mong tumatanggap sa isa sa mga ganitong bata sa aking pangalan, ako ang tinatanggap, at ang sino mong tumatanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap kundi ang nagsugo sa akin." Ito ang salita ng Panginoon, tayo manalangin. O dakilang Diyos, tulungan niyo kami sa aming pong pag-aaral ngayong sandaling ito at nawa kayo ang maluwalhati at kayo magturo sa amin kung paano po kaming mamuhay sa iyong kaharian. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Now dito po, napaka halaga ng ating pag-aaral sapagkat may kaugnayan ito sa pagiging dakila. Sino ba ang dakila sa kaharian ng Diyos? At ito ang ating alamin, ang daan ng pagiging dakila. Na matapos magpakita ang Panginoon ng kanyang kaluwalhatian sa kanyang mga alagad, sila'y bumaba at pinagsabihan silang bang nila itong ipamalita sa kanila man. At sa kanilang pagbaba, nakita nilang napakaraming tao na nagtatalo-talo kasamang kanyang mga alagad. Sapagkat ang mga eskriba ay nakipagtalo sa mga alagad, so dahil lang hindi nila mapalayas ang demonyong naalipin sa isang bata. At ang tanong ng Panginoon, anong pagkakagulo nila? At isang lalaki, isang ama ang sumigaw, "Panginoon, tulungan mo ko sapagkat ang aking anak ay nalihan ng demonyo at sila'y inalapit ko sa mga alagad, ngunit wala silang magawa. Kaya kung maaari, kung may magagawa ka, gawin mo, Panginoon." At ang sabi ng Panginoon, "Kung may magagawa," at kanyang tinuwid ang lahat sa kanilang kawalang pananampalataya. At patapos na ito ay mapagaling, sila po ay lumisan. At sa daan, habang sila po ay papalis, mapansin natin sa verse 30, umalis sila roon at nagdaan sa Galilea. At ayon niyang malaman ito ng sino man. So tahimik na naman. Sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Kaya dapat ito hindi malaman sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Ano itinuturo ng Panginoon dito? Ang turo niya sa verse 31, ang sabi, "Ang anak ng tao ay pagkakadulo sa mga kamay ng tao at siya ay papatay nila. Tatlong araw matapos yung patayin, siya ay muling mabubuhay." Napakabigat po ng aral dito sapagkat mismo ang Panginoon ay ipagkakamuli at siya ay papatayin at pagkatapos ng tatlong araw siya ay nabubuhay muli. Pero pansinin niyo ang mga alagad nito na laging kasama ng Panginoon, walang pagkakaiba sa ating kumisan, sa ating pong pakikinig at sa ating pagsamba sa Diyos. Ang sabi sa 32, "Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinabi at natakot silang magtanong sa kanya." Hindi nila maunawaan, pero hindi sila nagtanong. Ano kayang dahilan, mga kapatid? Well, ang dahilan ay sa verse 33. Makaaring sila sa Kapernaum at nang siya'y nasa bahay na niya, nila ay tinanong sila, "Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Ngunit sila'y tumahimik sapagkat sa daan ay pinagtatalunan nila kung sino ang pinakadakila. Yun ang problema. Habang sa pakikinig sa mga aral, doktrina ng Panginoon, hindi natin maunawaan sapagkat hindi nasa isip natin.
inisip natin kung sino tayo nagkakila, tinatak natin kung sino maging dakila sa karin ng Diyos. Na dito po, mga kapatid, oportunidad ni Jesus ituro ang daan ng pagkadakila. At isang daang sangkot ang paglilingkod. Kailangan dito ang paglilingkod. Isang daang sangkot ang kababaang loob. So, gaya ng iba pang pagtuturo sa banal na kasulatan, ang daan ng kadakilaan sa karian ng Diyos ay kakaiba sa daan ng kadakilaan ng karian ng tao. Sa pag-iba po, ang pagtuturo sa banal na kasulatan pagdating sa pagpapakumbaba o kadakilaan sa karian ng Diyos kaysa sa mga tao. Sapagkat sa tao, kailangan mo nang ikaw ay maging sikat, maging mataas, makilala, mabandog, upang ikaw ay maging number one at dakila sa sanlibutan. Ngunit, pagdating po sa karya ng Diyos, kaiba po ang turo ng Panginoon. So, mula kay Jesus ay matututunan natin kung ano pong nasasanggol pagdating po sa pagiging dakila. So, ilang bagay pong punto ang ating pag-aralan dito. Ilang punto lang po ang ating pong tatalakay. Una, italakay natin ang daan ng paglilingkod. Ang daan ng paglilingkod. Sapagat ito po ang simula ng dito po natin makikita ang simula ng pagkadakila ng isang tao sa karya ng Diyos. Basahin natin verse 33 to 34. Nakarating sila sa Kapernaum at nang siya'y nasa bahay na ay tinanong niya sila, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Ngunit sila'y tumahimik sapagat sa daan ay pinagtatalunan nila kung sino ang pinakadakila. So pansinin natin, ang pagiging dakila, hindi ito pinagtatalunan kung sino po ang magiging dakila. Kundi ito ay nakukuha sa mga halimbawa, kailangan dito ang paglilingkod. So tignan natin, una, ang paglilingkod, kahalagahan ng paglilingkod. Batay sa puro ng Panginoon, doon po ang sabi sa verse Mark chapter 9, verse 35. Siya'y umupo, tinawag ang 12 at sa kanila'y sinabi, kung sino man ang nagnanais na maging una, siya dapat maging huli sa lahat at lingkod sa lahat. Ang maging una ay dapat maging huli at lingkod ng lahat. Yun po ang tinuturo ng Panginoon. Medyo nakakagulat ito sapagkat sa tulad natin, ang isipan natin pag nagtatalo-talo tayo sa ating kapwa, ang inisip natin kung gaano makarami ang aking nagawa, kung gaano kadakila ang ating mga kaalaman, yun ang nasa loob natin. Pero kaiba ang Panginoon. Kaiba ang Panginoon. Batay sa tulad ng Panginoon, kaiba sa ating kaalaman. Kadakilaan sa karian ng Diyos, kaiba sa karian, kadakilaan ng karian ng tao. Basahin natin ang Matthew 20, versikulo 20 hanggang 26. Ganito sabi, pagkatapos ay lumapit kay Jesus ang ina ng mga anak ng Zebedeo. Nakasama ang kanyang mga anak, na lalaki, si Limhod sa kanya at may hiniling na isang bagay sa kanya. At sinabi niya sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo sa itong mo na itong dalawa kong anak ay umupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian. Ngunit sinagot si Jesus at sinabi, hindi niyo nalalaman ang inyong hinihiling. Kayo ba? Ninyo, kaya niyo bang inuman ang kopa na malapit ko ng inuman? Sinabi niya sa kanya, kaya namin. Sinabi niya sa kanila, talagang inuman ninyo ang aking kupa, ngunit ang naupo sa aking kanan at sa aking kaliwa, ay hindi ako ang nagkakaloob nito. Kaya magkakaloob nito. Kundi, yun ay para sa kanila na pinaglalaanan ng aking ama. Nang marinig ito ng sampu ay naggalit sila sa dalawang magkapatid. Ngunit tinawag nila sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay mangingibabaw sa Panginoon sa kanila, na Panginoon sa kanila. At ang mga dakila sa kanila ay gumagamit ng kapangyarihan sa kanila. Hindi maaaring magkagayon sa inyo. Kundi ang sino man sa inyo na nagnanais maging dakila ay kailanging maging lingkod.
Kaiba ang turo dito ng Panginoon. Na alam natin mga magulang, ang nais ng mga magulang sa atin, ng mga anak, ay maging dakila sa kaharian ng Diyos. Ngunit hindi sa paraan na diktahan natin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay may pinaglalaanan ng lugar niyon para sa mga dakilang tao. Hindi katulad ng mga sa mundo o kaharian ng tao na kailangan maging sikat ka. Ang dakila, ang sabi ng Panginoon dito, kailangan maglingkod. Maglingkod sa lahat. Basahin natin ang karugtong nun, verse 27. At sino man sa inyo na naganais na maging una, ay kailangan maging alipin ninyo. Yun ang kailangan ng Panginoon, maging alipin. Ibig sabihin, tubaba ang kanyang sarili, alisin ang kanyang karangalan, libutin ang kanyang reputasyon, upang siya makapaglingkod. Yun ang ibig sabihin. Pero maaari ba ito sa mundo? Hindi. Sa mundo kailangan sabihin, believe in yourself, trust in yourself, let people know that you are ganito, something. Kaya sabi ni Panginoon sa verse 28, kung paanong ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Yun po yung halimbawa nga eh. Si Kristo ay naparito hindi para paglingkuran, kundi siya po'y maglingkod upang ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. At alam natin, Philippians chapter 2, verse 6 hanggang 11, na itinaas ng Diyos ang kanyang pangalan na lahat ng labi ng tao ay sasambit sa kanyang Panginoon at lahat ng tuhod ay lumurot sapagkat ang Diyos po nabilaan ng kataasan o kadakilaan sa kaharian ng Diyos. So, kung nais natin naging dakila sa Panginoon, alam mo, matuto tayo maglingkod, matuto tayo magpakababa sa ating mga sarili. Sapagkat ang daan po ng paglilingkod ay isang daan ng kadakilaan. So makikita natin mga halimbawa ng paglilingkod. Ano ba mga halimbawa ng paglilingkod? Maglingkod tayo sa iba, sa ibang dilism. Yun po yung tayo po maghayag ng salita ng Panginoon para mamulat ang mga tao sa kanilang kalagay na kasalanan at sila ay ituro kay Kristo na siyang kailangan nila at kaligtasan. Yan po isang daan ng paglilingkod alang-alang sa ibang tao. Ang nag-asal tayo ng mga kaluluwa ay ito'y isang paglilingkod sapagkat tayo man ay inakayo din ng iba. May naglingkod din sa atin kaya tayo nakarating sa ganitong kalagayan. Kaya dapat tayong maglingkod din. Simula tayo na maging hospitable, gumawa tayo ng mga kabutihang gawa, mga paglilingkod sa mga tao na kailangan. Magbukas tayo ng tahanan para tumanggap ng mga Bible study. Ang gusto natin kasi makilala tayo, hindi natin ipinaglilingkod ang ating buhay. Halimbawa, gusto natin maglingkod, unahin natin sa evangelism, mag-share tayo ng gospel. Ikalawa, maglingkod sa iba sa pamamagitan ng encouragement. Palakasin natin yung mga nasisiraan ng loob. Maraming nagpapatibay sa atin, simula nang tayo po ay maging Kristiyano, pinaglingkuran tayo. Desa na yung mga lingkod ng Diyos. Ganon din naman tayo, ay tayo maglingkod din sa ibang mga tao ng hihina. Sabi nga ni Paulo sa Ephesians chapter 4 verse 16, na sa kanyang buong katawan na nakalapat na mabuti at magkakaisa sa pamagitan ng bawat lipid, ayon sa pagwa sa sukat ng bawat bahagi, ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Makita nyo, sa ating pong pag-encourage sa kapwa natin, pinapatibay natin ang buhay ng tao at pinapatibay din natin ang iglesia ng Panginoon. Ikatlo, hindi lamang sa pag-share ng gospel tayo maglingkod, hindi lamang sa pagpapalakas natin sa iba, maging sa ating binibigyan, sa ating pagkakawang gawa. Tumulong tayo kung anong kaya nating pantulong. Nakikitaan ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Ganun ka rin eh. Pinakitaan ka ng kabutihan ng iyong kapwa. Pinakitaan ka ng mga pastor, ng ibang mga lingkod, upang patibay ka. Eh ganun din natin ito. Bumisita tayo sa mga may sakit. Hindi yung tayo lamang ang sentro sa daigdig natin. Kailangan tayo din ay bumisita, magmalasakit. Lalo sa mga seniors, sa hospital, mayroong karamdaman.
mag-alok ng tulong sa pag-iigis ng kanilang bayan, pag-iigis ng kanilang sasakyan, eh gano'n lang yun. Ang pag-iigis, pag-alok natin ng ating civil service, ibinababa natin ang sarili. Ibig sabihin, magpapakababa tayo, hindi tayo magpapakataas. Maglingkod tayo sa mga mahihirap, sa mga nagugutom, sa sino mang nangangailangan. Eh, kabalasan sa atin, pinaglilingkuran natin yung mayayaman para tayo makita. Napakaraming paraan po para makapaglingkod sa iba na actually, ipinaglilingkod natin ito sa Panginoon. At ang Panginoon ang tumitingan sa ating puso. Ito yung mga nakakalugod sa Panginoon. Kaya, ang paglilingkod, mga kapatid, ay isang daan ng pagiging dakila. Pangalawa, tulakay natin ang daan ng kababaang loob. Kababaang loob. Plus, basahin natin 36-37. Kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Sa kanyang kinalong at sa kanila'y sinabi, ang sino mang tumatanggap sa isa sa mga ganitong bata sa aking pangalan, ako ang tumatanggap. At ang sino mang tumatanggap sa akin, ay hindi ako ang tinatanggap, kundi ang magsugo sa akin. Napakadakila po ang pangusap ng Panginoon yan kung atin lang unungay. Kinuha ni Jesus, maliit na bata, inilagay sa gitna nila. Siya ay kanyang kinalong. At sa kanila ay sinabi. Napansin ninyo, sinong kinalong ng Panginoon? Yung mga bata. Yung mga mababal, naparito siya upang iligtas ang mga mababa, hindi ang magmamataas, hindi ang mayayabang. Humbleness ay nakadepende sa kalong ng Panginoon. Yung pagpapakbaba. Ibig sabihin, ikaw nakasalig, ikaw nakadepende sa kamay, sa kalong ng Diyos, sa pagmamalasakit. Malita bata. Yan ang katayuan ng mga lingkod ng Diyos. Yan ang katangian ng mga tao ng Diyos na kanyang tinitignan na may mababang puso. Nangangalim sa kanyang lakas. Hindi nangangalim sa kanyang sariling lakas. Hindi nangangalim sa lakas ng iba at yan ay sa Panginoon. Sa mundo, hindi ito matanggap eh. Sa ating panahon, hindi ito matanggap na nangangalim sa iba o magdepende sa iba sa mas malakas sa kanila, hindi. Kundi ipapakita niyang siya magaling, siya mahusay, siya pagkatiwalaan. Pero ang totoo, ang sino mang mapagpakumbaba ang siyang pinakakatiwalaan ng Diyos. Hindi yung maniwala ka sa iyong sarili. Dapat lang na tanggapin tayo na parang mga bata o nasa katangian ng bata sa lipunan na gano'n ang kanilang pagkakilala sa iyo. Sabi ng 37, ang sino mang tumatanggap sa isa sa mga ganitong bata sa aking pangalan, ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang tinatanggap, kundi ang Ama. Sana'y ganito tayo sa lipunan. Hindi tayo magmamataas, hindi tayo magmamagaling, kundi tanggapin tayo ng lipunan na tayo po ay mababa lamang. Hindi tayo nagigipag-tunggali sa kanila. Hindi tayo nagigipag-katampay sa kanila. Sa mundo, hindi. Ipakita mo ang pinag-aralan mo. Ipakita mo ang kagalingan mo. Ipakita mo ang iyong mga natapos. Ipakilala mo ang iyong sarili. Dapat silang magtiwala sa iyo. Dapat silang humanga sa iyo. Dapat silang lumuhod sa iyo. Yun ang mundo. Kaiba ang sukatan ng mundo. Huwag natin balhin ito sa kariyan ng Diyos. Ang turo ng Diyos, ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 5, gayon din naman kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pagkikitungo sa isa't isa sapagat ang Diyos ay sumasalungat sa mga panalo, sa mga mayabang, ngunit magbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ano pong sinasabi rito ng Apostol Pedro na ito'y salita ng Panginoon? Gayon din naman ang sabi, kayong mga kabataan, pasakot kayo sa matatanda. Hindi ang mga kabataan ngayon magpapakita sa matatanda,
na sila huli na at sila yung bago. Dapat silang pagtiwalaan. Pinap na bata tayan. At kayong lahat, ang sabi dyan, pati na matatanda, magsuot ng katakumbabaan. Ano ibig sabihin na magsuot? Gawin niyo. Isuklod niyo. Sadyain niyo, sabi, ng katakumbabaan. Sa inyong pakikipin sa isa't isa. Sapagkat, ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo. Tandaan natin yan. Ang Diyos ay sumasalungat sa mga mayayabang palagi. So dapat tayong makitaan ang pagpapakumbaba. Saan? Muli. Sa ating pong evangelism, sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi kayabangan ang ating dadalhin dyan. Dapat tayong gumalang sa sino mong mga tao, maging bukas ang ating pagkataong maglingkod sa iba. Tayo po ay sumama din sa mga nagtuturo sa iba. Ipang matuto tayo. Abutin silang mga kakaiba kaysa iyo. Hindi hahanapin nila ng ama katulad mo na matataas pinag-aralan, malataas ang pagkatao. Abutin ninyo ang pinakamabata. Lalo na doon sa mga walang kaya kaysa sa iyo. Ang sabi ni James, chapter 2, verse 5, makinig kayo, minamahal kong mga kapatid. Hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagatagmana ng karian ng kanyang ipinangako sa mga nagmamahal sa kanya? Saan po? Sino po pinili ng Panginoon? Yung bang mga matataas at pinag-aralan, yung mga magagaling? Well, may mga magagaling at mataas pinag-aralan pero sila mapagpakumbaba. Ang ibig sabihin, ang hinahanap po ng Diyos sa sanlibutan ito ay hindi po ang mga sikat na mga tao, kundi ang mga tao na pagpakumbaba. Sila po ang hinahanap ng Panginoon. Ganun din sa bahagi ng edification, sa encouragement, kailangan din natin ikagalak ang pagtuturo natin, ikagalak natin ang ating pangangaral, ang ating preaching, ang ating pagsamba, ikagalak natin ibahagi sa mga tao. Kagalak natin na maging katulong tayo sa mga ngaral. Sinama tayo sa mga Bible study, naglilingkod tayo at the same time, hindi lamang doon sa mga tao, kundi maging doon sa tagatagturo, lalo na sa ating Panginoon. Tanggapin natin mainit ang mga tao. Sabi nga ni Santiago sa chapter 2, verse 1 to 4, mga kapatid ko, huwag kayong magkaroon ng pagtatangi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ang Panginoon ng kalawalatian. Sapagkat kung pumasok sa inyong pagtitipon ang isang taong may mga gintong singsing sa mga daliri at may magandang kasuotan at may pumasok din isang dukha na may hamak na damit, ang inyong pinansin ay ang may suot ng damit na maganda at sinabi, magbo ka rito. At sa dukha ay yung sinabi, tumayo ka yan. Huwag po ka sa ibaba ng tungtulan ng aking mga pa. Hindi ba kayo'y gumagawa ng mga pagtatani sa inyong mga sarili? At nagiging mga hukom na may masamang pag-iisip. Kaya dapat tayong tumanggap din sa mga taong mababa, mga taong walang kakayanan, tumulong sa mga gawain, magwalis tayo, maglinis, magtunas sa iglesia, tumulong sa mga walang kaya. Mga kapatid, ito ilang lamang kung paano natin may papakita ang kababaan ko. Sapagkat mahirap po na sabihin mong ikaw ay mababang loob pero hindi mo ginagawa ang mababang uri ng trabaho. Hindi makikita ang pagpapakumbaba sapagkat ang pagpapakumbaba tatatakan niya ang kanyang ego, ibababa niya ang kanyang sarili, maglilingkod siya, masihahamakin, ibababa ng kapwa-tao, mahirap ang magpakumbaba. Ginagawa po ito at tanging Kristiyano lamang ang nakakagawa nito. Kaya nga, gusto mo maging dakila, ito ang daan ng pagiging dakila, ang pagpapakumbaba. Maaaring wala tayong
wala itong dating sa atin o sa iyo, yung aral na ito. So, galtandaan mo, humility ang pagpapakumbaba na siyang daan ng kadakilaan. Lalo na, kung puso mo ay pusong paglinggo at ang kamay mo ay kamay ng paglinggo. Pusong matagpagbaba at matagpapakumbabang mga kamay. Pinatunayan ito ng ating Panginoong Hesus. Siya ang halimbawa ng pusong matagpakumbaba at kamay ng matagpakumbaba. Siya ay Diyos na nagkatayong tao. Ito isang isa ng uri ng pagpapakumbaba na siya ay pinuntay at pinaan sa proseso ng pagiging tao. Isang Diyos na nakapangyarihan, may kunto ng lahat ng bagay, may likha ng lahat ng bagay, at siya ay bababa upang pumuntay sa tao. Ito isang dakilang kapakumbabaan na lamang. Ang sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 5, magkaroon kayo na sa inyo ng ganitong pag-iisip na nang kay Kristo Jesus nyo naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat paghihayagan ang pagiging katampay ng Diyos. Kundi hinibaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At siya naglingkod na alipin. Alipin ng mga tao, alipin ng kasalanan ng mga tao, ilapod ng kasalanan upang siya ang namatay alang-alang sa mga taong kanyang binabaan. Ibinaba ang kanyang sarili hanggang kamatayan. Sabi sa verse 8, Philippians 2 verse 8, at palibasa rin natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan upang maging sa kamatayan man sa krus. Kaya labis siyang itinaas ng Diyos sa kanyang pangalan. Verse 9 to 11, kaya siya naman ay tinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ibabaw at sa lalim ng lupa at itahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalawalhati ng Diyos Ama. Mga kapatid, si Kristo ang halimbawa ng pagiging matagpakumbaba na siyang naging dakila. Kung nagahanap tayo maging dakila sa mga karian ng tao, inilalagay ating sarili sa pagbagsak. Wala tayong mga doon. Sapagkat ang sabi nga sa banal na kasulatan, ang Diyos ay salungat sa mga matagmataas, ngunit siya ay nagbibigay pa ng higit na biyaya sa mga matagpakumbaba. Kaya nga mga kapatid, nais mo bang maging dakila sa karin ng Diyos? Nais natin. Simulan mo na ang magtakumbaba. Tayo mo na lang. O dakilang Diyos, banal ka't makatangyarihan. Tunay na kayo ang siyang nagturo ng katakumbabaan sapagkat ito'y nagmumula sa inyo. At ito'y magagawa lamang ng inyong mga anak at hindi ng mga tao na walang kaugnay sa inyo. Salamat po sa pagiging anak mo niya. Mga magtawag pa kayo at magligtas pa ng mga tao at maging anak ninyo upang sila man ay maging dakila sa iyong karian. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.